Next, Justin. Thank you po. And our next question is for Angeline Quinto. It will come from Mix VJI De La Cruz. VJI. Hi, hello po, good evening to everyone. Hi Sir EJ, hi Justin, thank you. Miss Angge, hello po. Hi VJI, hello. Hello po. So, Miss Angge, alam naman po namin na nabangsagan kayo bilang Queen of Teleserye theme songs. Ang dami niyo na pong nakanta na theme song ng teleserye. So, paano niyo po i-describe itong bago niyo pong kinanta na Huwag Kang Mangamba? And bukod pa po dito, part na rin po kayo nung mismo teleserye bilang actress. So, yun lang po yung experience niyo po sa song tsaka sa show. Actually, itong Huwag Kang Mangamba, sobrang napaka-espesyal nung kantang to para sa akin. Bakit? Kasi ito talaga yung pinakahuling kanta na naiparinig ko kay Mama Bab. Well, nasa ICU pa siya. So, nung kasalukuyan na yun, talagang nakikipaglaban kasi si Mama Bab pa para sa brain surgery niya eh. Tapos, nakatanggap ako ng message from Sir Deo na bibigyan ako ng bagong theme song sa Dreamscape, sa ABS-CBN nga. E nung time na yon talagang kagagaling ko lang ng church, ng chapel nung hospital kung nasan si mama ko. Tapos parang sa dinami-dami ng mga tanong, mga iniiyak ko sa itaas, parang ang bilis-bilis na sagot dahil nga sa message na Sir Deo na natanggap ko na Huwag Kang Mangamba pala yung kakantahin ko. Tapos nag-send sa akin ng link sa YouTube para aralin yung kanta. Tapos parang sobrang, alam mo yun, hindi ako familiar sa song. Pero nung narinig ko, parang yun talaga yung sinagot ng Diyos sa akin. Habang nasa ospital ang Mama Bab. Ganun siya ka-espesyal. Kasi every time na maririnig ko yan, talagang naaalala ko si Mama. Tapos napapanahon pa para sa lahat ng mga tao na nawawala ng pag-asa ngayon. Na siguro may mga tao talaga na baka iniisip nila, hindi na nila kaya. Pero as long as manatili sa atin yung buong paniniwala at pagtitiwala na meron tayong kakampi sa itaas, alam mo yon na lahat ito kung pagsasamahan natin lahat, magiging maayos at malalagpasan talaga natin. Sobrang special po pala talaga nung song para sa inyo. Kamusta naman po na naging part din po kayo ng show bilang actress? Nung una, ang talagang pangamba ko, baka kasi hindi ko magawa ng maayos yung trabaho ko dahil nga sa pinanggalingan ko nung November, dahil nga nawala ang Mama Bab. So parang feeling ko baka hindi pa ako ready na magtrabaho ulit. Tapos yung role ko pa dito bilang si Darling, parang hindi siya nalalayo kay Angeline eh, na talagang bubbly, masiyahin, nakakatuwa. Pero alam mo yon, dahil sa mga katrabaho ko na hindi ako nahirapan pakisamahan sila, na talagang kahit sino yung mga first time ko na nakatrabaho dito sa Huwag Kang Mangamba, parang niyakap nila ako agad bilang parang kapamilya at katrabaho. So malaking bagay sa akin yun at sobrang thankful ako dahil para kami talagang bukod sa pagtatrabaho namin sa lock-in taping, sobrang saya lang nung pagsasama nung bawat isa. Yes. Nakakapag-open ako kay Tita Sylvia, kay Miss Yula. Alam mo yun, parang hindi ako nahihiya sa kanilang makipagkwentuhan at sa ibang mga cast pa. So sobrang thankful at grateful talaga po. Thank you po, Miss Angge. Thank you po to everyone. So EJ, thank you, VJI. Dreamscape. Maraming salamat po. Pinagandaan tayo ni VJI. Ay, ang ganda-ganda niya ngayong gabi. Kakatuwa. Hindi nagpatalo si VJI. Grabe, this project came at a time na kailangan mo talaga yung mga tao na sa paligid mo. Kasi, di ba, parang ako binabasa ko yung mga post mo sa IG, makakagulgul ako sa lungkot when Mama Bab left. Buti na lang andyan yung mga Ate Sylvia mo, Ate Yula mo. Kita ko na nagkaroon ka ng support group. Opo, totoo Sir Edge. At talagang parang mas bumalik ba yung pagiging masigla ko? Kasi akala ko nung una po, baka hindi ko kayanin. Pero sobrang nagpapasalamat ako na nasama po ako dito sa cast ng Huwag Kang Mangamba kasi talagang mas marami akong natututunan lalo sa pag-arte po bilang si Darling nga na kasama dito at yun lang, parang kahit wala ang Mama Bab, ang daming pumalit na nanay, alam mo yun? So natutuwa po ako, may si Encho, parang kapatid ko, tapos yung Gold Squad, parang ayun, mas nakakabatang kapatid.
Happy for you, Ge. We're here for you. Alam mo yan. Andiyan naman lagi ang Dreamscape family mo for you. You know naman. Yes that, po. No? Yan, opo. Salamat po. Justin? Sinong next? Mr. EJ, I need a question from Bot Glorioso of the Philippine Star. This is for Miss Yula Valdez. Her question is, how is it working with the Gold Squad? Surprisingly, kahit mga bata sila, masasaya silang kasama, mga may respeto sa mga nakakatanda, at kahit sa mga kaedad nila, hindi ba sila bargas. And aba, dapat lang naman, Miss Yula. Very thankful din ako at pinatrain sila ng ABS, ng Star Magic, dahil makikita mo kung ano yung mga ugali nila, mga mabubuting bata ba, may respeto, at saka hindi katulad ng ibang mga bata na sila-sila lang yung mag-uusap, yung magkaka-age lang. Sila, nakikihalubilo sila sa amin. Para bang pag nagkukwentuhan kami mga seniors, nakikinig sila, parang nakakapulot sila ng, yung aware sila na ito yung mga kailangan nilang pagdaanan siguro, o paano nila malalampasan itong mga ganitong bagay. Very eager to learn silang lahat. At saka natutuwa ako na mga old souls din sila, kasi mahilig sila sa mga music, na kahit yung mga hindi pa sila pinapanganak, nakikinig sila sa mga music. Nakakatuwa silang mga bata. Na kahit si Blight, si Andrea, natutuwa ako sa kanya kasi tinanong ko siya, ganyan ba talaga kaliit ang boses mo? Sabi ko pa, ilang taong ka na ba? Ganyan. Tapos sabi niya, opo, pero kasi po, bata pa po ako, magtatrabaho na po ako eh, kaya nagme-make up lang po ako sa kataan ko na medyo nawala. Kaya bata-bataan, as in nakakatuwa sila, spoya sila, nakakatuwa. Masarap silang katrabaho at magagaling sila. Magagaling mga professionals na mga bata. Ay, mamaya ka na magsalita, Andrea, hindi pa kita ini-intro. Mamaya pa yung turn niyo. Okay. Justin, ako na ba itong susunod? Ayan, follow-up question lang ni Tita Boto. To Miss Yula, how does it feel going back to taping after now having experienced anxiety because of the pandemic last year? Oh yes, 1 year actually, 1 year ago, March 14 ang last taping namin ng Love Thy Woman. Na last taping yon, and then kinabukasan lockdown na yung buong Pilipinas. Doon ako nagkaroon ng anxiety attack kasi parang iniisip ko ano nang mangyayari, hindi mo alam kung gaano ba katagal itatagal itong pandemic na to, na hanggang ngayon nga ay kumbaga nasanay ka na lang at nag-iingat ka na lang na hindi ka tamaan. Masaya ako dahil nung mga July, nag-resume ang Love Thy Woman, isa sa mga programa ng ABS na nagpatuloy bagkus nagkaroon ng pandemya. Masaya ako na na-experience ko rin ito, pero hindi ako masaya sa mga pangyayari. Ngunit, ayun na nga, nakatulong sa akin sa anxiety ko na nakapagtrabaho ako ulit at parang himala na tuloy-tuloy yung trabaho bagkos mayroong pandemya. So, nakaraos naman ako sa anxiety ko na yun. Alright, thank you, Miss Yu. Justin? And for our next question to Miss Sylvia Sanchez naman, it will come from Don Don Cermino, Babate, Tito Don. Hi Don, how are you? Wala. Ayan, na-miss kita. Hi Don. Na Sylvia, kasi nasabi na rin kanina ni Yula yung experience niya na makatrabaho yung apat na bagets, di ba? Mm-hmm. Ikaw ba Sylvia, kumusta yung pakikipagtrabaho mo sa kanila? Kasi ikaw kilala kang mahilig mag-nurture eh. Parang nanay na nanay ka sa set eh. Alam mo, yung isa iniisip natin doon, yan ang iniisip ko ngayon, kung paano mag-mentor yung sa ibyang ng mga baguhan eh. Correct. Okay. Masaya ako sa Gold Squad, kay Kyle, Seth,
Blight and Francine kasi unang-una, hindi ko nararamdaman yung laki ng ulo na kami yung bida dito. So nagpapakabida, hindi ko nararamdaman yun. And ang gusto ko sa kanila, mabubuting bata. Marespeto, yun. Tapos yun nga, kasi ako naniniwala ako ha, na pag nasa set ka, lalo na pag bata ka, okay na maglaro ka sa set ng sa mga ka-age mo, but at least meron ka rin time na makihalubilo sa mga seniors mo kasi doon ka matututo. Alam mo yon, maraming ma-advise sa'yo o maraming matuturo sa'yo yung mga seniors mo. And nakikita namin sa mga bata, sa apat, sa gold squad. So yon, kahit yung ibang gold squad, yon, sumasama na rin sa amin. Pero ako natutuwa ako kasi, share ko lang to, like after ng taping, yung mga si Andrea, tsaka si Blight, tsaka si Francine, biglang magte-text sa akin, tita o nanay, meron ka po bang pagkain dyan? Nagugutom po kami. So yun, parang alam mo yun, as meron akong mga anak na inaalagaan sa set. Sa set. So tuwang-tuwa ako. So na-appreciate ko yung mga batang ginaganon ako. At naghahanda ako ng food sa kanila. Yun. Tapos, nag-o-open sa akin yung mga bata. Ina-advise naman ang tama. Alam mo yun, I hope nakakatulong sa kanila. Yun, basta ako tuwang-tuwa ako and proud ako at ang gagaling ng apat na to. Mark my word, ito yung next generation na ano. Next na mga artistang andyan, nasa top. Okay. Diyos ko naman, lalayo pa ba tayo? Eh, nanay yun ng Asia's Best Actor. Oo nga. Yung naramdaman sa kanila yung parang nag-feeling sikat sila. Kasi itong mga batang to at an early age, mga sikat na nakaramdam, nakaranas na ng popularity. No, actually kasi si Blight, 8 years old, nasa amin na yan eh. Kasi first show ni Arjo, kapatid siya ni Arjo, after that, dire-diretso na siya, naging best friend na siya ni Jella, ng daughter ko. So sanay na si Blight sa akin. Then si Francine naman, hindi talaga, I love Kyle. Ano yon, mamang bata yon, lahat, yung apat na yan, ang gagaling. Si Seth naman, tuwang-tuwa akong gwapo. Ang cute na bata. Basta sila lahat mabubuting bata. And yun nga sinasabi ko sa kanila, the more na itataas kayo ng Diyos, the more sumisikat kayo, wag lumaki ang ulo kasi yun yung downfall talaga ng isang artista eh. And sana, 'di ba? Sana hindi mangyari sa kanila 'yon kasi ang gagaling nila eh. Yan. Okay, maraming salamat, Sylvia. Thanks, London. Thanks.